Pwede po yung nakakalan na ng topic na or nakarinig kayo ng topic na water treatment. Ayaw niyo ba pa? Yung ano na lang po refresher kasi alam ko alam na. Yung sabi ko dito, ano daw yung nature ng water to blood? Tapos ano yung kinalaman ng water to blood sa atin? Yung una, yung water, tipo daw ng water to blood is pagkino. Hindi pa rin po si Brother Francis sa introduction niya. Sa talong daw, si Eva, nagkaroon siya ng vision. Kasi si Eva, bago ka siya pinanganak si Cain, nung pinanganak daw si Cain, umakot siya sa damuhan, tapos kumuha siya ng palahid, tapos pinasay siya sa nanay niya. Tapos yung kaya pinangalanan siyang Cain. Yung parang nakita naman niya, yung si Cain, iniinom yung dugo ni Abel. Tapos, ano daw sa mga pag-inom ni Cain dun sa dugo ni Abel? Tapos, tipik ko lang yung sabi niya, nung mag-communion sila, balitan daw na kanin yung laman niya, at kainin yung dugo niya, wala tayong bahagi dun sa kaharian niya. Tapos, ang pag-inom daw ng dugo ay may nalaman sa pagpatay. Yun yung pag-inom ni Cain, doon sa dugon, ay sorry, pag-inom ng lupa, doon sa dugon sa iyo, ni Abel. Pakibuksan mo si Genesis 4:8. Pakibasa niyo. 4:8. Si alam mo. Genesis 4:8. Tutukan ko, Pepe. Tama yan. Basta steady ka. Hindi ka gumagawa. Sabi po dun, Genesis 4:8, and Cain talked with Abel, his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. Pakisabi po sa verse 11. And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. Ay po, sabi doon, now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. Opo, sa Tagalog daw, sabi doon, nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Ibig sabihin, yung dugo ni Abel, ininom yung lupa. Kasi pinatay siya ni Cain. Tapos sabi pa niya, pag binuksan daw, parang yung pag-inuksan, yung sabi-bibig mo, yung sabihin, ititake mo yung pagpapak yung blood ng dugo. Tapos, sabi dito, ano daw yung type mong pag-inom ng dugo? Una, pagpatay. Sa Isaiah 53, sinabi doon na yung land prophet na tayo yung isa sa mga papatay sa kaibig ko. Revelation 17:5, pakibuksan ko. Si Brother Joey ko, Joey Dion. Revelation 5, verse 17:5. Sorry. Hanggang 6 na ros. At sa kanyang loo ay nakasulat ang isang pangalan, Liwaga, Dakilang Babilonya, ina ng mga patutos at ng mga kasuklam sa lupa. 6. At nakita ko ang babae na masing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nang nilalas ako ng malaking pangingilala. Yung sabi ko doon, nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal.
at sa lupa ng mga partner niya. Sabi doon, ano daw yung paglaing ka? Ano daw yung paglaing ka? Nakainom doon. Sabi, pag nalating ka, uminom daw. Yung pag-inom daw ng dugo ay pagkatay. Hindi talaga daw ba nainimam yung dugo sa mga nakilang pag-inom niya? Di ba hindi? Ang pag-inom ng dugo doon, ano, yung pinatay nila yung mga saints sa Dark Ages. Tapos, sabi doon, kaya daw nila ginawaan kasi ano sila, bloodthirsty or uhaw sa dugo. Ibig sabihin, hindi literal na uhaw sa dugo na para daw bang sila, kundi yung parang yung naramatok yung mga kamay nila na pumatay. Tapos, ang type daw ng pagpatay, ayun, kung yung blood out, ang type nun, pagpatay, pero yung tubig naman na tubig antiral, pag uminom ka nun, para mabuhay ka. Tapos, yung isa pa niya example sa Exodus 7:14. Okay ba? Ay, 20 na lang, Joy. 14, 20 para sa'yo. 7, 20. Sir Francis, tingnan mo nga. May isang technique dyan. Habang naglalakad ka po. Pero, nandiyan ka na. 14. Huwag naglalakad ka po. Mas lakad mo pa. Pero okay lang naman. Exodus 7, 14 or 20? Wala na nang limited na kasi yun. At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron, gaya na inuutot ng Panginoon at ganyan itinaas ang tubig at pinalo ang tubig na nasa ilog. Sa paningin ni Paraon at sa paningin ng kanyang mga lingkod at lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. Tapos ano niya, yung nangyari daw sa panahon ng issue, picture yun ang nangyayari sa panahon ng tribulation. Ganun na ganun daw. Yung anointing ni Moises, di ba? Yung one of the two prophets may anointing siya ni Moises. So yung gagawin, yung ginawa ni Moises so, sa panahon ng Egypt, ganun din daw yung mangyayari sa panahon ng tribulation. Tapos 7 days daw na naging bubo yung tubig. Parang katumbas daw yun ang 7 days tribulation, magiging bubo yung tubig. Tapos sa verse 22, hindi ko na po babasahin kayo na tumagbasa. Sabi doon, yung mga magician, wala silang magawa dun sa tubig na naging bubo. Ang ginawa nila, nagkukay sila ng mga balon para may force, may iba silang force na pagkukuha ng tubig. Sa panahon naman daw natin ngayon, yung mga magician, doon sa mga ano, mga bulag daw. Or yung mga nagbibigay ng false security doon sa mga tao, yung mga religious teachers na Nicolaitan daw at Juan. Tapos, hindi daw yung mga magicians na hindi nila kayang tigilan yung sumpa. Kagaya rin sa atin ngayon, hindi daw kayang tigilan yung sumpa na darating. Tapos, yung sa panahon nila, ang nangyari, ano daw yung nangyari sa church? Yung ano siya, naging dugo. Umahulog siya, tapos yung pati-itab namatay. Tapos sabi niya, yung nangyari sa Egypto, opposite siya ng mangyayari sa pagdating daw ng millennium. Kung sa Egypt, yung tubig namatay at umaho, naging dugo. Sa panahon daw ng millennium, yung tubig daw, tubig na daw yun ang buhay. Tapos, pero before daw ng millennium, mauulit pa yung nangyari nga sa panahon ng tribulation na maraming mamamatay doon at babaha daw talaga ng dugo. Pakibuksan ko yung Ezekiel 47, verse 1 to 12. Okay. Ezekiel 47, okay. Sino po yung nakabukas? Si Abby. Ezekiel 47,
11 verse 1 at ibinalik niya ako sa pintuan ng bahay at sa tubig ay lumalabas sa ilalim ng pasukan sa bahay sa dakong silanganan. Sapagkat ang harapan ng bahay ay sa dakong silanganan at ang tubig ay umaagos sa ilalim mula sa dakong kanan ng bahay sa tinunggan ng damang. Hanggang 12 po yan eh, pero kayo na lang po sa 12. Kayo na lang po yung magbasa ng buo 1 to 12 para hindi po kayo. Verse 12, pakibasa. Samuel. And by the river upon the bank thereof, on the side of the side, shall grow a tree for me, which leaf shall not fade, neither shall the fruit thereof be consumed, shall bring forth the fruit according to his month. Thus their waters they issued out of the sanctuary, and the fruit thereof shall be for me, and the leaf thereof for mercy. Ayun, sabi doon, kung yung tubig sa panahon ng init, ang ano yun, naging katumbas doon din, or kamatayan, sa panahon naman daw ng restoration, yung binasa ko natin, Ezekiel 47, verse 1 to 12, restoration daw yun. Restoration yun ng kung ano yung buhay daw noon nila sa Garden of Eden. Tapos, kung ano daw yung sa panahon ng Egypt, ng Egypto, kung ano daw yung tubig doon naging kamatayan. Sa millennium naman, yung tubig doon, healing for healing na siya. Apo, healing tradition. Emphasize nyo na lang po yung sa Ezekiel 47. Tapos, yun nga yung sabi doon sa Ezekiel 47, babalik daw tayo sa paraiso noong panahon daw ni Adan at ni Eva. Bakit babalik daw yung desert? Kasi yung sa panahon po ni Adan at saka ni Eva, sa panahon po ni Adan at ay yung desierto po, kung bakit siya naging desert, kasi daw may sumpa siya, dahil yung sa kasalanan ni Adan at saka ni Eva. Nasabi niya, yung Arabia daw ngayon, doon located yung Garden of Eden dati. Merong konting tubig daw ngayon sa Arabia na tinatawag daw na bukal ng Gihon or Gihon Spring. Yung Gihon, yun yung one of the four rivers po, diba? Pangalawa siya dun sa rivers na sa panahon ng nilaala na sa kanila Eva sa Garden of Eden, sabi niya dito. Sa panahon, sa modern time ngayon, panahon natin, makikita siya sa Jerusalem, malapit siya, right side sa temple ng, sa temple sa Jerusalem. Ayun, sasabi niya dito, yung Gihon daw dati, hindi siya, hindi river siya. Naging spring siya dahil, dahil sa tupa. Dati, yung Gihon daw, nagbibigay ng buhay yan sa buong Arabia. Kaso ngayon, nagkaroon ng pagkriyot or kamatayan dahil daw nga sa kasalanan. Sa kasalanan ni Adan at saka ni Eva, may kinalaman din niya pagkatuloy ng Gihon. Tapos, bakit daw? Ano daw ba ang naging kasalanan ni Adan at saka ni Eva? Yun, sabi na dito, nagkasala sila sa dugo. Nagkaroon daw ng pagpatay. At yung sinabi sa kanila na sa araw na kainin ninyo yung tree of buto, basta yung masama na, pagkakilala ng masama at mabuti, magkakaroon sila ng kamatayan. Ayun. Tapos may sinabi pa siya dito na huwag daw kainin yung dugo, kasi yung dugo, may simbolo daw yun ng buhay. Ako yung literal na dugo, yung dugoan or may dugo ng manok. Basta dubo, kasi may buhay daw dubo. Yun, tapos sabi niya, pag tayo daw, nag-shed tayo ng dubo, kailangan, parang sinabi mo ito, pag nag-shed ka ng blood, kailangan mag-shed ka rin daw ng blood bilang kabayaran. Sabi, pag pumatay ka daw,
pag-provide siya rin daw ng buhay. Yun. Kaya daw naging better sa Arabia kasi pumasok yung kasalanan. Yung nga, pag sinayin nila yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Hindi daw sila kumain ng literal ano ko, kundi nagkaroon ng epekto dun sa tubo ng tao yung ginawa nilang kasalanan. Tapos sabi, hindi ko, ano daw yung nangyari sa river? Yung Spring of Gihon, may konting buhay doon, di pa siya talaga tuyo. Kasi dati river, tapos naging spring. So parang may konting buhay pa, pwede pa kumuha ng tuloy sa kanya. Di lang alam na rin kung malinis pa siya or balmi na. Tapos, pakibasa po sa Genesis 2:13, tungkol sa apat na river. Genesis 2:13. Pakibasa niyo si Melody. I'm sorry, 11. Genesis 2:11, ang pangalan ng una ay Pito na siyang yung binibig sa buong supainan. Happy na ito ay may dito. Hanggang 13. Nagagapat lang in proper is Delumen, the Oconic Soul. And the name of the second river is Gihon, the same is that one percent of the land of Gihon. Hanggang 13, I had to work that. The name of the third river is Phinehas, that is which goeth forward and is of Assyria, and the fourth river is Gihon. Yun, yung sabi doon, nabasa niyo po yung apat na river dati din sa Garden of Eden. Tapos sabi niya dito, yung ilog na yun, sumanga siya nung lumabas siya sa Garden of Eden, sumanga siya sa ibang ilog. Tapos yung apat na yun, lahat yun sa Arabia, parang kumbaga. Kunyari, ito yung Arab. Arabia. Diba, hindi naman natin alam kung saan talaga yung exact location yung nung Garden of Eden. Yung ilog, kumalat lang siya dyan. Kasi nga, diba, nung sinurse yung Eden, sinurse yung Eden, nagka yung ilog, parang lumabas siya din sa oto, naging apat siya. Tapos, yun yung i-restore na sinasabi ko dun sa Ezekiel 47. Tapos, nagkaroon daw ng isda, yung dating desert na patay sa buhay daw sa pagdating ng millennium. Pero ba, bago daw dumating yung millennium, ano daw mangyayari? Ano po ba yung before ng millennium? Ano meron? Tribulation, yun. Tapos, sabi niya dito, tribulation or dakilang kapighatian. Tapos, narito rin yung sa paghihirap daw ni Adam, ni Adan at sa ni Eva. Genesis 3:24, pakibasa po. Genesis 3:24. Si Ate Gina. 3:24. Ano pa't inaboy ang lalaki at nilagay sa kanilang sa silangan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin. At ang isang naghininga sa taba na umiikot upang inata ng daang patungo sa kahoy ng buhay. Kung sa daw saan? East of Eden daw. Kaya ito, dito yung temple. Ito sa Jerusalem, ano siya? East. Galing dito yung kunyari dito yung Garden of Eden, pinaboy sila para doon, papuntang yung river na bukal ng buhay daw ay nawala. At kailangan nila pumunta ng east kasi wala na silang makain doon sa Eden. Kasi di ba sinumpa na yung Eden? So yung sinubuan na yung iba't ibang halaman, tapos yung mga hayop, namatay na kasi yung tubig lumabas na.
Tapos sa pag-inward sa Eden, yun yung tubig, yun yung buhay. Kaya kung papunta sila doon. Tapos sabi ko dito, hindi daw literal na may nagpalayas sa akin sa dalawa, ni Adan at saka kay Eva. Kundi, umalis sila yung sa Garden of Eden kasi nawala yung aura ng Diyos. Yung dating maganda, yung dating hindi na nila kailangan magtrabaho yun. Or magpakakahira para makakain, nawala na yun. Kaya umalis sila, nasanap sila ng ayun na makupuntahan. Kasi yung dating lugar doon na maganda ay naging kumpanya. Tapos, yung sa Garden of Eden, naghahandog na daw sila din ng dugo, si Cain at saka si Abel. Tapos yun nga yung unang pagpatay ng Genesis 21. Pakibasa ko. Taas ang kasi mga niyo. Si Michael. May kao. Ang brother dito, abuin na lang. Kamiya ka na Michael. Anto? At ginawa ang mga Panginoon Diyos kaya Adam at ang kanyang asawa ng mga pagdurutang balat sila dinamitan. Sabi doon, yung Diyos, gumawa siya ng katuotan galing sa balat daw ng kordero. Pag ginabalatan daw yung hayop na mamatay daw pa. Sabi, oo, kasi hindi naman pwede siyang balatan daw ng buhay, kawawa naman. Tapos nag-shed siya ng blood kapag tinatanggal niyo yung balat niya. Tapos may tanong yung tipat for Doreen. Sabi niya, may altar ba daw sa Eden? Yung sagot ni Barasan, maaaring meron daw. Pero yung sagot niya actually wala eh. Yung altar daw na dati, si Adan sa si Eva, nasa direct sila sa Doreen. Hindi na nila kailangan ng altar. Sila na daw mismo yun. Tapos sila yung binisa ng Diyos na maging ano, yung altar. Kaya sila ginawa ng damit. Yung disyerto na yun, yun yung more. Nagkaroon ng tubig? Oo. Sabi na yun, yun yung 7 na magkakaroon ng tubig, tsaka magkakaroon ng bilay. May toothpaste na sa disyerto. Siguro sa aquario. Pinatay niya. At saka ang uminom yung lupa, hindi si Cain. Kasi yung dugo pag na pupunta sa lupa, infected ng lupa, hindi naman na gumagawa. Dapat hindi ininom ni Cain, ha? Pinalaya si Cain, kasi ang presensya sa liba. Siyo nung nagpalaya sa kanya, kasi wala naman nakalagay yun. Sa Genesis chapter 3:24, kasi sabi mo, ang literal. So, sino nagpalaya doon? Ang Diyos o yung anghel? Kasi walang literal na nagpalaya si Adan at saka Eva. Walang literal na anghel na nagpalaya sa kanila. Kaya sila umalis doon kasi wala na silang nakain. Nagalap sila ng lugar na makakain. Pwede silang makakain. Sabi yung bakit. Sila mismo yung umalis. Pero sabi ko siya, para siya na drop out, pinalaya. Pinalaya sila, hindi mismo sila. Sana kang lupa pa po na yung
ko, nandito naman siya sa amin sa isa. Ay, ano? Kasalanan.